Tapos no, may mga nagtataka po kasi bakit daw ganitong kulay yung blade. Yan. Akala nila sunog. Explain ko lang po, no, hindi po kasi ito, hindi po ito sunog. No? Kami po kasi mga gumagawa ng tari, may kanya-kanyang diskarte. Ito po sa akin, urong po ito. Pero hindi po ako nag-urong na blade lang. Ang urong ko po lahat, garol pati blade, buo po yan. At saka hindi po ako gumagamit ng acetylene pag nag-urong. Mayroon po akong isang ginagamit na way ng pag-urong para po ang distribution ng init is parehas. Kung ano ang init dito sa garol, yun din po yan sa blade. No? Kasi ang reason naman bakit po tayo nag-urong, kasi minsan po hindi maiwasan na pag naghihinang tayo ng ng bakal dyan sa garol, may tendency po na lumutong. Lumutong po to. Kaya pag may napansin po kayo may nababali dito banda na bakal, naniniwala po ako na ang cause nun yung paghinang. Pag dito po ang bali, okay, dyan. Yan. No. Ang kagandahan po pa sa pag-uurong, so binabalik natin yung ano, yung tibay ng bakal. Kung lumutong man siya sa paghinang, pag inurungan natin, inaalis natin yung lutong na yun para kumunat siya ng konti. Ano? So marami na po akong ginawa na may urong, lahat sa kalahat po ng urong po na in-out ko is okay po. Walang problema. Meron pang 2mm na naka semi-pull slasher, unti na lang naiwan dito, pero hindi po nababali. So ito po yan, kaya po ganyang kulay. So mawawala naman po yan pag binaping. Yan, nalilinis yan pag binaping, tapos ito nawawala din pag hinasa ko na. Kaya mapapansin nyo, yung kulay pa rin ng bakal, nandyan pa rin. Yung mga finished product ko na pinapadalang tari, nandun pa rin yung kulay ng bakal, pero may urong po yun. Meron naman po kasing iba na nag-uurong, acetylene, nawawala po ito. Yan, talagang nakaputi na lang yan. Sa akin po, nag-uurong ako, nandyan pa rin po yan. Pero na, may urong po yan kahit nandyan yung kulay. Yan. Yan. Yan po ang hinang ko, kalahati lang. Kalahati lang ang pagkapasok ng blade sa garol. Pero hindi pa yung mabubunot. Yan. Hindi pa yung mabubunot. Tibay po ang pagkahinang na yan.